Good day mga ka-DIY. Alam kong sa tinagal-tagal ng panahon, marami tayong mga gamit na nasisira. At dahil dito, tayo ay gagawa ng DIY project kung saan magre-repurpose tayo ng isang basag na paso o flower pot. Gagawin natin tong isang cooking stove na ginagamitan ng kahoy. At marahil mula sa project na ito ay makapagsisimula tayong gumawa ng mga video tungkol naman sa pagluluto ng iba't ibang kutahe ng pagkain, mapa Pinoy recipe o mga banyagang recipe. Ayos, di ba Chong? Kaya sama-sama tayong mag-DIY ng mga bagay-bagay na mula sa ating paligid na pwede pa natin pakinabangan at magamit ng maayos. Ang lumang basag na flower pot ay aking nilinis, pinuhitan at tinabas sa pamamagitan ng grinder. Inayos ang opening para magpantay at maaya-ayang tingnan later on. Nilagyan ko rin ng butas sa ilalim ng paso na magsisilbing ibabaw naman ngayon ng ating stove. Isang maliit na butas ang aking ginawa upang lagyan ng lata na lalabasan ng usok sa likod ng stove. Makakatulong ito na mailayo ang usok para di mag-amoy usok ang ating niluluto. Ang pasong ito ay may mga 5 taon ng basag at nilagyan ko lamang ng alambre noon para magamit na taniman ng halaman. Pero hindi maayos ang pag-retain niya ng tubig kapag dinidiligan. Kaya sa pag-iisip ko ng bagong project para sa vlogging, isa ito sa naka-line up para gawan ko ng video. Sa paligid naman dito ay maraming puno na kung saan marami ring mga sanga ng punong kahoy ang nakatambak lamang at hindi ko itinatapon dahil alam kong magagamit ito later on. Sa isang lamesa, naglagay ako ng lumang tarpaulin o plastic sa ibabaw ng isang plywood at dito ko iginuhit ang korte ng base na gagawin ko para dito. May nakatambak akong acrylic plastic strip na mga 2 inches ang lapad at ito ang ilalagay ko para maiporma ang aking base na bubuhusan ko ng simento. Ang acrylic plastic ay madali ko na iporma sa hugis na gusto ko sa pamamagitan ng heat gun. At sa paglalagay ng pako sa ginuhitin ko sa lamesa, makakatulong ito ng malaki para madaling maiporma ang hugis na gusto natin. Hindi ko na pinutol ang kahabaan ng plastic strip para magamit pa ito sa ibang project na mangangailangan ng haba nito. Naghalo ako ng semento, sapat muna para sa taas na 1 inch ng ating base. Nung matigas-tigas na ito, inalagay ko na ang ating paso sa ibabaw sa posisyong nais ko. At isinunod ko na ang paglalagay ng karagdagang 1 inch na semento na kukumpleto sa kapal ng ating base. Inayos ko na lamang at pinaliit ang opening na sa tingin ko ay sobrang laki para sa ating stove. Kinabukasan ay tinanggal ko na ang acrylic strip na forma at inayos ang gilid nito. Nilagyan ko ulit ng semento sa gilid para matakpan ang butas likha ng magkahiwalay na buhos ng semento at pinakinis ito ng kaunti. Ikinabit ko na rin ang lata na nasa likod ng ating stove na magsisilbing labasan ng usok
na nagmumula sa ating apoy. At narito na po ang trial run ng natapos nating cooking stove na gagamitan ng mga tuyong kahoy. Isang lumang kaldero ang inilagay ko para matakpan ng butas at makita ang usok na lalabas sa ating lata. And yes! Tapos na po ang ating DIY at meron na tayong gagamiting lutuan sa mga susunod na video sa cooking. Hanggang dito na lamang pong muli at marami pong salamat sa walang sawang panunood ninyo. Magandang buhay!